Good morning, guys. Share ko lang kasi last time may nakita akong post, video siya actually, and pinakita niya yung gauge ng ating Genio. And meron akong ginawang video noon last time about sa Genio natin, and yun yung isa sa mga ilalagay ko, or actually nilagay kong accessories is yung screen protector. Ngayon, naglagay na naman ako panibago after a few months kasi natanggal siya. Ito yung dati, and natanggal na siya eh. So, bumili ito ang panibago. Ang problem, guys, is ito. Itong side na to. Nakikita nyo. Natatanggal siya. I mean, hindi siya lumalapat ng maayos. Yun din yung nangyari kasi nung dati dito. Hindi siya lapat ng maayos. Kasi kumalang siya sa pinaka-side. Yung sa mga ganito. So, ang tendency is gumapang yung pagka-bubbles niya. Ginamitan ko na din, guys, ng ganito yan eh. Kaya lang, hindi pa rin talaga siya lumalapat ng maayos. Ayan. Kahit na siksik natin, hindi na talaga siya dumidikit. And I believe, isang seller lang naman siya. Kasi yung last time na binili ko, parang pareho lang eh. Ito, diba? Pareho lang yung freebies na, ano, na kasama. So, sana natawagan yung seller about this. Relay ko yung concern ko kasi maganda yung produkto, maganda yung nano glass. Kaya lang, hindi ko siya matawagan kasi kung titingnan ninyo yung number niya, hindi visible eh. So kahit na ginamit ako ng magnifying lens or magnifying glass, wala eh. And also sa Palanan, Makati, eh taga Quezon City ako eh, so hindi na ako pupunta ron. Anyway, nga, maganda yung nano glass, guys. Ang suggestion ko lang sa seller, sana bawasan niya kahit na 1mm yung full diameter nung. Yan lang 1mm. So, yung total diameter niya less ka pa ng 1mm. Para kung halimbawa ang ilagay namin to, halimbawa ito yung bago. Gumalaw mo kami ng konting-konti, hindi agad kakalang dito or kung saan side man. Diba? Kasi masyado siyang sakto na pagka napamove ka on either side, may kakalang at kakalang tulad na ito. Diba? Hindi na natin yan madidikit eh. Kasi ganyan din yung nangyari ng last time. Ayan o. Kahit na anong siksik natin dyan, hindi na siya talaga didikit sa side na yun. Hindi naman siya actually naka-slope. Kasi kung naka-slope to, guys, kung may pa-slope yung pinaka-panel natin, dapat ito, lahat pabilog. May makikita kang naka-siwang or naka-angat na ganyan. So, flat to. Flat surface talaga to. And most likely, hindi naman talaga minanumano yung pagbilog niyan, di ba? Eh, naka-laser cut yan. So, sa program, doon sa computer, pwede mong i-adjust yun by at least decreasing 1 mm sa diameter. Siyempre, bago naman natin to ilagay, lilinisan natin ng maigi. Ito na yung mga pinanlinis ko dyan. Tapos, nag-tissue pa, tapos may ganito pa. Pati yung, ano, yung microfiber na towel. By the way, guys, nasa yeah, 946 na yung pinatakbo, and twice na ako nagpalit na ito. Kung mapapansin nyo, sobrang liit talaga ng ano, ng clearance, kumbaga. Unless sobrang steady yung kamay mo na lumapat ng maayos na hindi sila kumalang, you know, on both sides or kahit sa taas or baba. Pero in this case talagang yan, pangalawang beses na eh. Sayang. Pero maganda yung ano, yung nano glass. So hihintayin ko lang ulit 'to, mga siguro mga ilang linggo or ilang buwan. Tatanggal na naman 'to. Pero kukuha pa rin ako kay seller, syempre. Yun lang, sana the next time kukunin ko kay seller eh medyo bawas na yung pinaka circumference nito, pinaka diameter ng bilog. Para at least nakalapat ng maayos. Ganda pa naman sana nito. Hindi talaga magagasgas yung gauge mo. So yun lang, sana ma-improve pa ni seller. Okay yung product mo, sir. Don't get me wrong. Okay, and sana mas visible yung number mo. Kasi talaga hindi ko mabasa eh. So yun lang, guys, and ride safe. Thank you for watching.